nandito kami sa Elbow Falls. Merong parang may nire-rescue dito. Hindi namin alam paano nangyari ang insidente. Mayroong pasyente na in-airlift kasi akala ko naman nahuli siya doon sa falls na yon, pero yung pala nag-faint siya, na nawala ng malay. Meron kasi ngayon dito extreme heat warning in effect. So yun lang, ito yung Elbow Falls. Papakita ko sa inyo ng much closer. So kapit na tayo sa falls. Ayoko lang pumunta dito kasi medyo madulas, mahirap, medyo risky. Kamusta mga kababayan kong job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Nandito kami ngayon sa Kananaskis Country at pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang kailangan mong requirements para magkaroon ka ng best chance na matawagan ka ng isang recruitment agency. Yan ang ating pag-uusapan for today. Magpapicture sila doon. Salamat sa Diyos mga kababayan sa isa na naman mabuting pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng mga relevant na informations na magagamit nyo in your applications papunta dito sa Canada. Dun sa mga bago pa lang sa aking channel, ang mga pinag-uusapan namin dito sa patungkol sa trabaho, opportunities at iba't ibang ways kung paano kayo makakapunta dito sa Canada. So please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video, kasi sayang naman po ang mga opportunities, mga tips, advices, and especially yung mga job hiring na sineshare ko dito sa akin channel. Katulad na lang po nung isang araw o nung minsan, nag-share po ako ng video about housekeeping na hiring dito sa Canada. Wala pa pong 5 days, tapos na po yung hiring kasi sa dami po na nag-apply. Kaya sayang kung mapapalampas nyo yung mga ganong opportunities. Baka mapag-iwanan po tayong tulog sa pansitan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga requirements na kakailanganin mo in your applications dito sa Canada? And I would recommend mga kababayan na kompletuhin nyo po ang mga requirements na ito prior to your application, kasi ito po yung magbibigay sa inyo ng competitive advantage para tawagan po kayo, especially ng recruitment agency dyan sa Pilipinas. Kasi sa pagkakaalam ko po, yung ibang recruitment agency, pagka wala po kayong requirements, hindi po nila kayo i-entertain. Naranasan ko po yan personally. Noong nag-apply po ako dati, may nakasabay po ako, dalawa po kami. Dahil meron po ako or kompleto po ako ng requirements, di ako po yung kanilang in-entertain. Yung kasabay ko, hindi ko po alam kung nakarating pa siya dito sa Canada. So yan, sayang po ha. Kaya kompletuhin nyo yung inyong requirements. But bago kayo mag-asikaso ng mga requirements na sasabihin ko sa inyo, mag-conduct po muna kayo ng research tungkol do sa trabaho na sa palagay nyo ay mag-fit kayo. Kasi baka mamaya po nag-asikaso kayo ng requirements, gumastos na kayo, and then only to find out na hindi po pala kayo qualified. Kaya do your own research and then i-assess nyo yung sarili nyo. Alam nyo yung sarili nyo, qualified pa ba ako for the job? Ngayon, kung hindi po kayo sigurado dun sa sarili nyo kung kayo ay qualified pa, di lalo naman po ako kasi hindi ko po kayo kilala.
Hindi po. Kung hindi po kayo sigurado sa sarili nyo, mag-leave po kayo ng comment below. And para mag-guide ko po kayo, at least bibigyan ko po kayo ng advice kung ano yung pwede nyong gawin. So, ayun po, mag-comment po kayo ha. And don't worry kasi yung pong advice ko, libre naman po yan. And pakiusap ko lang po rin na sana, huwag nyo na pong itry na offeran ako ng payment in exchange for employment or in exchange of informations. Kasi libre naman po yung mga information na sinashare ko sa inyo. And bawal na bawal po kasi natatanggap ako ng any form of payment. Kasi unang-una, hindi naman po ako immigration consultant. Ano lang po ako, ituring nyo na lang po akong isang kaibigan na nagbibigay ng libreng advice. Okay? So sana po, yan ay klaro. Kaya, yun, kung halimbawa at sa palagay nyo, sa sarili nyo, you are qualified pa for the job, then it's time for us to complete our requirements. Unang-una, nahihingin sa inyo, kahit pa direct hire yan, kahit pa recruitment agency yan, ay yung inyong resume. Make sure updated ang inyong resume. And nasabi ko na po yung importance ng resume noon eh. Doon sa nakaraan kong vlog, ilalagay ko na lang po yung link dito para ma-review nyo po. And kayo din sa sarili nyo, i-evaluate nyo. Ito bang klaseng resume na aking isasubmit ay isang resume na masasabi kong sa sarili ko na ito na, katanggap-tanggap to sa isang employer or sa isang recruitment agency. And then, lagyan nyo rin po, kung nasa Pilipinas kayo, kakailanganin po ng recent photo taken within the 6-month period. Okay? So, yan po, resume with photo kung nasa Pilipinas. Next na requirement is yung inyong certificate of employment. Kung kayo po ay ex-OFW at wala po kayong ma-provide na certificate of employment, ilalagay ko po yung link kung saan ma-check nyo or kung saan makakakuha kayo ng OFW information sheet. Then, next po is since kayo ay naging OFW dati, kailangan din po as part of your requirement is your foreign police clearance. Kaya dun sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa pa na malapit na mag-end of contract, bago po kayo umalis sa bansa na pinagtatrabahuhan nyo, kumuha na po kayo ng foreign police clearance para, alam nyo na, iwas abala. Next po is NBI clearance. Ilalagay ko rin po yung link para ma-check nyo kung saan kayo pwede mag-apply online ng NBI clearance. Next requirement, credentials or education credentials. So, kung kayo po ay graduate ng college, kailangan nyo po ng diploma along with transcript of records. Kung kayo naman po ay high school graduate lang, Form 137 ang kailangan nyong kunin. And then, ito po, mandatory to na kailangan. Yung PEOS and e-registration form, yung link ay makikita nyo din below para malaman nyo kung saan kayo kukuha nito. Next na kailangan is SSS employment history, PSA birth certificate, and kung kayo po ay married, PSA marriage certificate. Next, since lalabas po tayo ng bansa, hindi po tayo makakaalis kung wala po tayong valid passport. Usually po, ang hinihingi ng mga recruitment agency is yung passport na may validity of at least 3 years from the time of your application. So ayan mga kababayan, doon sa mga nagtatanong sa akin, ano ba sir ang mga list of requirements na kakailanganin ko bago ako mag-apply? Ito po, nasabi ko na, sana ay inilista nyo po para wala kayong ma-miss out.
And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pang tips, opportunities, advices to come. At syempre, mga travel videos. I will see you on my next video. Bye-bye now.